Ayan guys, welcome back muli sa ating YouTube channel. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. So update lang po natin yung buhay-buhay natin dito sa Middle East, no? So kalalabas lang natin sa trabaho dahil ngayon ay Ramadan. Bali, maiksi po yung oras ng pasok namin dito sa Middle East. Kasi Ramadan, 6 hours lang po yung pasok natin. So update tayo, no, mga kadongers, kasi matagal na tayong hindi nakapagkwentuhan dito, no? So naglakad-lakad ako, papunta ako sa grocery. So yung buhay dito, ano na ba, no? Ano na ba yung update sa mga kababayan natin or kahit sa mga expat din dito, no? Tungkol dun sa hanap buhay o trabaho. Okay pa ba dito sa Middle East? So ngayon, medyo sakto lang, no? Hindi na masyadong nag-hire, parang stop hiring. Medyo matumal ang trabaho, as is lang siya. Kaya maraming mga kababayan nating OFW na nag-cross country, yun ang ginagawa nila. Iba pupunta ng Saudi, yung iba pupunta ng Europe, in particular in Poland or Croatia. So maraming tumatalon. So ano naman ba ang buhay nila doon, no? So may napanood din po akong vlogger na kababayan natin doon sa Croatia. Sa Poland pala. So tumalon siya, galing siya dito ng Doha, Qatar. Nag-apply siya ng agency. Afternoon from here in Poland. Now, i-discuss ko po sa inyo kung paano po ako nakarating dito sa Poland from Qatar to Poland. So parang nag-vlog din siya about sa kanyang karanasan. Which is, sakto lang. So sabi pa nga niya, kung ikaw ay kumita daw ng 40,000 and above. Ito lang na maganda ang Poland. Masarap pakinggan dahil Europe, pero maliit ang sahod. Hindi siya kalakihan sa mga expectation nyo. Kaya kung nais yung pumunta sa Poland dito, huwag kayong mag-expect ng malaking sahod dahil hindi talaga malaki ang sahod. Pero kung kayo sumasahod sa mga saan kayong bansa nagtatrabaho, sumasahod kayo ng 40,000 up, siguro suggestion ko lang sa inyo, mag-stay na lang kayo, kasi kung ang sahod nyo dun ay 40,000 to up, pagdating nyo dito ay same lang naman, stay na lang kayo kasi maganda pa rin, kasi nga alam nyo na yung kalakaran diyan, tsaka matagal na kayo. Eh kung saang bansa ka man naroroon, let's say Middle East, Singapore, Hong Kong o Taiwan, kung ikaw man ay kumita nga ng 40,000 and above, ay manatili na lang po kayo diyan sa bansa ninyo. So ibig sabihin, no, medyo dun sa kanyang pagbablog, medyo sa kanyang pagsasabi in real talk, talagang nadismaya siya na nag-cross country siya. Dahil ang sabi niya doon ay yung lalong-lalo na kapag per hour kasi yung sahuran doon, unlike dito sa Middle East, buwanan. So doon parang 5 times a week lang. 5 days a week. So 8 hours lang ang pasok daw nila. So per hour, so hindi niya na sabi niya yung ini-expect niya hindi dun sa reality, so hindi niya nakuha. So kaya nagsabi siya na kung saan man kayo naroroon ngayon at medyo kumita kayo ng 40,000 above, diyan na lang daw po kayo. So yun yung kanyang advice. Hindi rin natin alam sa iba nating mga kababayan, kasi yun lang po yung napanood kong vlog niya about doon. So yun yung update, no, sa buhay dito sa Middle East. Kung worth it ba ang mag-cross country. So dahil sa sitwasyon na medyo matumal na yung trabaho dito. So yun, yun lang mga kadongers ang update natin dito sa Middle East. At sana ay may nakuha kayong idea or tawag nito yung ganong sitwasyon na kung gusto mo man na mag cross country, especially kung nandito ka man sa Middle East, Asia, like Hong Kong, Singapore or Taiwan na gusto mag cross country, ay pag-isip-isipan nyo muna yung bansang Poland or Croatia, kasi hindi naman daw ganun kalakihan ang sahod.
maganda lang daw pakinggan Europe, pero yun nga yung lugar napakaganda kung gusto mong magtalon at may pangarap ka pang iba. Pero in terms of kitaan, hindi daw ganun kalakihan. Depende sa trabaho. Kasi yung trabaho nung kabahay natin doon, parang nasa factory or warehouse, ganun. So yun lang po ang mga update natin dito, mga kadungers. Sana ay huwag nyo kalimutang i-subscribe yung munting channel natin at i-like para i-recommend tayo ng YouTube. Maraming salamat mga kadungers. Hanggang dito na lamang. God bless you. See you in my next vlog. Bye! As they were a year ago.